Mang, sobrang sakit na ho. Naiiyak na saan ni Paula habang hawak ang kamay ni Mang. Shh, baka kaya mo yan, nak. Nandito lang ako. Hindi ka pababayaan ni Mang. Manganganak na siya. Mas maaga sa araw ng kanilang inaasahan. Nasa loob sila ng sasakyan ngayon patungo sa ospital. Kung saan siya nakatakdang manganganak. Hindi may paliwanag ni Paula ang sakit na kanyang nadarama. Aray ko, hindi ko na kaya. Habang umiyak at dininda ang sakit, iniisip ni Paula na kung nandito lamang si Alexander sa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay at inaalo siya, siguro ay mababawasan ang sakit na nadarama niya. Ngunit wala ito. Sobrang sakit ng dibdib at tiyan ang kanyang nadarama. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanatay, halos gumuho ang mundo ni Paula nang makatanggap ito ng masamang balita tungkol sa kanyang asawang si Alexander. Dahil nag-crush ang sinasakyan nitong eroplano patungo sa China. Finale. Anak, nung hindi pa na-aksidente si Sir Alexander, inutos niya sa akin ang pinaka-importanting bagay na ito. Sambit ni Mang sabay abot sa kanya ng isang box. Tinanggap iyon ni Paula at nakiusap si Mang na iwan muna siya. Wala siyang ganang makipag-usap sa iba ngayon. Hindi rin siya kumakain. Araw-araw siyang abala sa kumpanya ni Alexander. Kaya konti lamang ang kanyang panahon na madalaw ito. Subalit kahit pagod ang kanyang katawan ay hindi niya yun maramdaman. Takot ang pag-alala ang bumalot sa kanyang pagkatao. Takot na baka ay hindi na magising muli si Alexander. Tinitigan ni Paul ang box na wala na siyang balak buksan. Subalit may kung anong tumulak sa kanya. Upang buksan ito, isang itim na notebook at flash drive ang laman ng box. Kinuha niyang flash drive at binuksan sa kanyang laptop. It was a video of Calic's father and the man with a resemblance to Alexander in a heated argument at the office. They were disputing company matters and it was evident that Calic's father was determined to wrest control of the company from the older man. Paula overheard every word, including the chilling moment when Calic's father made the call. Ordering someone to kill the man, Paula suspected was Alexander's father. Diyos ko po. Hindi alam ni Paula kung paano ipaproseso ang kanyang mga nalaman at kung anong gagawin niya sa ebidensya na ito. Kaya naman pala ganun lamang ang galit ni Alexander sa pamilya ni Calix dahil ito ang pumatay sa ama nito. Sunod ng binuklat ni Paula ang itim na notebook na puno ng sulat. It was Alexander's diary. Their diary. My name is Alexander Montero. My mom calls me Xander, but my father calls me Alex. Today is my birthday. And I feel so lonely because in a few days, it will be my father's first death anniversary. Today, I have something to confess. I know, Mr. Diary, that my father's death wasn't an accident. My mom knows it too. But she said I should keep my mouth shut so they wouldn't hurt us. I know who my dad's killer is. It's my uncle. I overheard him arguing and my father left a camera at my uncle's office that recorded everything. I watched it, and I have the tribe with me. I heard everything. My uncle asked someone to kill my father. I love my father so much, and I want to bring his killer to justice. But I also love my mom, and I can't put her life in danger. And I'm still too young, and I can't win against my uncle. So I'm going to keep this evidence, and wait until I'm old and successful enough to seek revenge for my father's death. Dahil sa kanyang mga nalaman, mas lalong nabuang desisyon sa isip ni Paula. Hindi niya hayaan na makuha ni Calix ang kumpanya mula kay Alexander. Hindi siya papayag na maging successful ang plano nila. At mas lalo rin na lumakas ang kutob ni Paula na ang nangyari kay Alexander ay hindi lamang basta aksidente. Kundi sinadya nila ito tulad ng ginawa nila sa ama ni Alexander. Hindi alam ni Paula kung anong unang aksyon ang kanyang gagawin. Ngunit gumawa siya ng maraming copy ng video at pinalam ito sa mga pinagkakatiwalaan niya. Kabilang ang sekretary ni Alexander at ang mga magulang na gumawa din ng aksyon sa pamamagitan ng palihim na pagbuo ng connection sa gobyerno at pagpapaalam sa mga ito sa evidence. Kilalang tao ang kanyang mga magulang kung kaya'y malaki ang may tutulong nito sa kanila. Ang kanilang pagkilos ay palihim
Kung kaya'y mula pang nakakatunog mula sa kampo ni Kalex. Sa tulong din ng kanyang mga magulang ay tagpadalang mga ito ng taong magbabantay sa walang malay na si Alexander. Nang sa gayon ay walang sinuman ang makakapagtangka muli sa buhay nito. Hindi na ako bumabata. Hindi ko na kayang tumulong sa pagpapatakbo sa kumpanya. Pagsisimula ni Don Leon, ang lolo ni Alexander, na kaninay, pinatawag sila para sa isang papupulong. Nakangisi ang pamilya ni Kalex na tila alam kung anong dahilan ng pagpapatawag ni Don Leon ng meeting. Samantalang nakaramdam ng kaba at pag-aalala si Paula. Ang Valerian Montero Group of Companies ay pinaghirapan pa na itatag ng mga ninuno ko. Ilang dekada na itong nangunguna pagdating sa mundo ng business. Dagdag ni Don Leon. Kung kaya'y hindi ko ito hayaang bumagsak at muwi ang lahat ng sawla ang pinaghirapan namin na itatag ang pagyabungin sa kasamaang palad dahil sa nangyari sa aking apo na si Alexander Montero na siyang kasalukuyang presidente ng kumpanya. Nanganganib na bumagsak ang Valerian Montero Group of Companies, bagay na hindi ko hayaan na mangyari. Dapat nang may humalili sa kumpanya, hindi na makakaya ng mga executive na patakbuhin ito ng walang pinuno. At inaasahan na anak o tagapagmana ang halili sa aking apo na si Alexander. Masakit man sa akin ang nangyari sa aking apo, ngunit kung hindi pa siya magigising, ibibigay ko ng kumpanya kay Kalex Montero na siyang nakikita kong karapat dapat sa posisyon. Hindi nagawang makapagsalita ni Paula dahil sa narinig. Hindi siya makapaniwala na sinuka ng mga ito si Alexander at talagang ibibigay nito ang kumpanya na pinaghirapan itagoy ni Alexander sa walang kwentang tao na tulad ni Kalex. Ngunit hindi po ba natin hintayin na magising si Alexander? Tanong ng isang executives. Isa po sa pinakamagaling na naging presidente si Alexander at lahat kami ay umaasa na magigising pa muli siya. Sa ngayon po ay nagagawa pa naman po namin ang mga solusyon. Ang problema sa kumpanya sa tulong ng asawa ni Mr. Alexander. Tama po ang kanyang sinabi, Don Leon. Pagsangayon ng isang board members, ang gusto lamang po namin ay magkaroon ng tagapagmana si Sir Alexander na sa gayon ay makasiguro kami na ang aming mapinaguran ay mauwi sa isang karapat-dapat. Sinasabi niyo bang hindi karapat-dapat ang aking anak sa posisyon? Galit na tanong ng ama ni Kalex sa mga ito. Hindi po sa ganun, Mr. Samuel Montero. Ang sa amin lamang po ay bilang isa sa mga board members sa ilalim ng pamumuno ni President Alexander Montero, may karapatan po kami ng pumili ng kung sino ang kalili sa kanya. Ngayon nga sa panganib ang buhay ng aming presidente. Kalmado na paliwanag ng miyembro ng board. Naiintindihan ko ang inyong hinaing, sagot ni Don Leon. At nakanda ako sa inyong magiging pasya. Mari ko ba itong marinig? Nagsalita ang head ng board of directors na pagkasunduan po namin na maghintay ng isa pang taon para magising si Sir Alexander. Kami po't ang asawa ni Alexander Montero ay pagtutulong-tulong sa pagpapatakbo ng kumpanya. Kung sa loob ng isang taon ay hindi pa po siya magising, hahanap po kami ng bagong itatalaga sa posisyon. And we might consider Kalex Montero as he is the first in the line. Buong biyahe pabalik sa ospital kung nasan si Alexander ay malalim ang iniisip ni Paula. Hindi niya alam kung paano niya matutulungan si Alexander, kundi magdasal na sana ay magising na agad ito. Ang totoo niyan, ma'am. Pagsisimula ni Rodeo, habang nasa loob ng ICU, kung nasa nang walang malay na si Alexander. Matagal na po akong sekretary ni Sir Alexander. Kung kaya'y pinagkakatiwalaan niya po ako. Nahulaan po namin noon pa na mangyayari ito dahil maraming mga nagtatangka sa kanyang buhay. Tulad ng nangyayari sa kanyang ama na pinatay. Ang sabi ni Sir Alexander kung hindi pa siya makakapag-asawa dahil hindi niya nakitang babaeng nais niyang pakasalanay. Magkakaanak siya gamit ang mga artificial. Kung kaya bilang paghahanda sa maaring mangyari sa kanya, nag-decide siya na magkaroon ng anak sa pamamagitan ng IVF o gestational surrogate. Subalit hindi yun natuloy dahil kinasal kayo at ang kayang sperm ay naka-freeze ngayon sa St. Luke Medical, ang hospital kung saan siya sa mga main investors. Kung ganun, anong maari kong gawin? Maari pong hindi makuha ng pamilya ni Sir Kalex ang kumpanya mula kay Sir Alexander kung magkakaroon siya ng tagapagmana tulad ng nabanggit sa pulong kanina. At mangyayari lamang yun kung papayag ka na dalhin ang kanyang magiging anak sa loob ng 9 na buwan sa iyong sinapupunan. Hindi agad nakasagot si Paula habang nakatitig kay Alexander. In those days, Paula harbored the dream of conceiving a child within her. Driven by a profound love she shared with child's father, this deep-seated desire was among the factors behind Paula's decision
to abstain from physical intimacy with Calix during that period. Ngunit ngayon batid ni Paolo na kumagising si Alexandra mula sa mahimbing na pagkakatulog ay hindi ito magiging masaya kung malaman nito na nakuha ni Calix ang kumpanya mula sa kanila na pinaghirapan nito at ipinaglaban. Dalhin mo ako ngayon sa St. Luke, desididong saan ni Paolo kay Rodeo. Kung ganun, takanda akong dalhin sa aking sinapupunan ang magiging anak naming mag-asawa. Sagot niya kung kaya'y napangiti si Rodeo. Mainam, tatawagan ko agad ang hospital upang ihanda ang magiging procedure. Lumabas si Rodeo sa ICU para maitawagan kung kaya'y naiwan siya mag-isa sa loob. Inabot ni Paolo ang kamay ng asawa at masuyo itong hinaplos. Buo ng desisyon ko, dadalhin ko sa aking sinapupunan ang magiging anak mo. Magiging anak natin. Kaya gumising ka naman na oh. Gusto kong nasa tabi kita habang nagbubuntis ako. Kasi sabi nila mahirap daw iyon. At gusto ko kasama kita sa oras ng labor ko. Nagmamakaawang pakiusap ni Paola sa asawa. Nagdarasal si Paola na maging successful ang lahat dahil sa ngayon ang pagbubuntis niyang tanging alas upang hindi mawala sa kanilang kumpanya. After the procedure concluded successfully and Paola got pregnant despite being a virgin, she publicly announced her pregnancy with Alexander's child. A press conference followed the announcement during which Paola and her doctor explained everything to the media to avoid any confusion. Maraming mas lalong humanga kay Paola dahil kahit daw napakaliit lamang ang posibilidad na magising pang muli si Alexander ay pinili nito dalhin pa rin ang magiging anak nila kahit pa through surrogate. Ngunit meron ding mga galit na hindi lang pinagtuunan ng pansin ni Paola. Masayang masaya naman ang lolo ni Alexander nang malaman ang pagdadalang tao niya. Malaking pasasalamat nito kay Paola sa ginawa niyang desisyon. Kung meron mang pamilya ang hindi natuwa sa naging desisyon ni Paola, yun ay walang iba kung hindi ang pamilya ni Calix Montero. He will do everything talaga, no? Para mapapasin yung asawa mo, ang kumpanya. Galit na sa kanya si Calix. I'll make sure she don't succeed with this. Hindi mapapasin yung kumpanya. I'll kill you and that child before that even happens. Sa sobrang galit ng lolo ni Alexander, nang marinig ang sinabi ni Calix sa pagbabanta sa kanilang buhay ng mag-ina, nagdesisyon ng matanda na pagbawalan na lumapit sa kanila si Calix kahit kailan. Na pinagpasalamat naman ni Paola lalo pat alam niya kung gaano kasamang lalaki. Baby, pangako ni Mami, mamahalin at aalagaan kita. Kausap ni Paola sa kanyang tiyan habang nakaupo sa tabi ng kama na kinahigaan ni Alexander. Lalayo kita sa lahat ng mga gustong manakit sa'yo. Gagawin lahat ni Mami para sa'yo. Sigurado rin akong maging ang daddy mo ay labis na magiging masaya kapag nakita ka niya. Kaya pagdasal natin na gumising ng daddy mo, ano? Para sabay niya tayong alagaan. Hindi ba't masaya yon? Isa na tayong complete family. Sa paglipas ng araw at buwan habang lumalaki ang kanilang anak sa kanyang sinapupunan, pakiramdam ni Paola ay nahuhulog na rin ang kanyang loob sa asawa. Sa bawat sandali na lumipas, natutunan niya itong mahalin hanggang sa namalayan na lang niya na mahal niya na ito at higit sa pagmamahal niya sa kanyang sarili. Araw-araw niyang binabasa kahit papaulit-ulit ang My Journal ni Alexander habang naghihintay na gumising ito. Pakiramdam ni Paola ay kilalang-kilala niya na ang binata. Mas lalo niya itong gustong mahalin at kanilang magiging anak. Gusto niya na itong gumising agad at makasama. Ngunit lumipas pa ang 9 na buwan ay wala pa rin nakikitang pagbabago sa kalagayan ni Alexander. Tanging ang mga aparatos lamang nagdudugtong sa buhay nito. Noong kabuwanan niya na ay sinabihan siya ng kanyang doktor na hindi siya maaaring magkikilos. Kaya sa isang beses sa isang linggo niya lang ito kumabisita ang asawa. Mang, sobrang sakit na ho. Naiiyak na saad ni Paola habang hawak ang kamay ni Mang. Shh, makakaya mo yan anak. Nandito lang ako. Hindi ka bababayaan ni Mang. Manganganak na siya. Mas maaga sa araw ng kanilang inaasahan. Sa loob sila ng sasakyan ngayon patungo sa hospital. Kung saan siya nakatakdang manganganak. Hindi maipaliwanag ni Paola ang sakit ng kanyang nadarama. Aray ko, hindi ko na kaya. Habang umiiyak at iniinda ang sakit, iniisip ni Paola na kung nandito lamang si Alexander sa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay at inaalog siya. Siguro ay mababawasan ang sakit na nadarama niya. Ngunit wala ito. Sabay ng sakit ng dibdib at tiyan ang kanyang nadarama. Malapit na tayo,
kakayanin mo para sa inyo ng anak mo. Malapit na tayo. Excited na si Paolo na makita ang kanilang anghel na tinawag niyang Miracle. Ngunit hindi rin maalis sa kanya ang pangamba dahil baka hindi niya kayanin ang mga anak. Narinig nilang pagring ng cellphone ng driver ng sasakyan. May kinakausap ito, maya-mayay. Biglang napansin ni Paolo ang pagliko ng sasakyan. Maging si Mang napansin ang pag-iba nila ng daan. Madalas niyang kasama si Mang na magpa-check up sa ospital kung saan siya dapat manganak. Kaya alam nilang ibang dinadaanan nila ngayon. Saan mo kami dadalhin? Galit na tanong ni Mang sa driver. Pasensya na po, ma'am. Pinag-utusan lang po ako. Ibaba mo kami. Walang hiya ka. Ibaba mo kami. Huwag mong idamay ang bata rito. Ngunit hindi nakinig sa sigaw ni Mang ang driver na tuloy-tuloy lang sa mabilis na pagpapatakbo. Gusto naman ni Mang na itaka sila. Hindi nito magawa dahil nakikita nitong nihirapan na si Paula. As the car pressed on, Paula had no choice but to shut her eyes tightly, her heart filled with anxiety, and offer earnest prayer for the safety of both herself and her son. Nakapikit ang kanyang mga mata hanggang suminto ang sasakyan sa tapat ng isang maliit at tagong hospital. Narinig ni Paula ang pagmamakaawa at iyak ni Mang na huwag silang sasaktan ng mag-ina, subalit walang nakinig dito. Pinahiga siya ng nurse sa isang bed at pinigilan si Mang na sumunod sa kanya habang tulak-tulak siya ng mga paramedics. Love. Akala ni Paula ay kawagawa lamang ang kanyang imahinasyon. Ang boses na kanyang narinig dahil sa takot, ngunit nang imulat niya ang kanyang mata at unti-unting luminaw ang paligid, nakita niya ang kanyang asawa na nakasuot ng doctor robe. Alexander. Mahina niyang sambit. Hindi niya alam kung nagkakamali lamang siya, kung namamalikmata siya o nananaginip. Ngunit mas lalong dumami ang kanyang luha. Buhay ito. Nasa tabi niya ng asawa. Gusto niya na itong yakapin ng sagayon ay hindi ito maglaho, ngunit hindi niya magawa dahil nanghina ang kanyang katawan sa labis ng sakit. Love, you can do this, okay? Nandito lang ako. Hintayin ko kayo ng anak natin. Kausap sa kanya ni Alexander. Alexander. He smiled. Then, he reached her hand. Yes, it's me, baby. Nang sandaling hawakan nito ang kanyang kamay, doon na siguro ni Paula na hindi siya nagkakamali. At nandito na ngayon ang asawa. Buhay ito. Gising na ito. You're awake. I am, my love. Mas dumami ang kanyang luha. It hurts. Our baby is going to come out. I know. That's why I'm here. I know you can do this, my love. But I don't think I can manage a normal delivery. I'm still a virgin. Could we please consider a cesarean section? Alexander was taken aback by what she revealed, but his concern depended significantly as his wife lost consciousness. So with the help of two renowned doctors, one from France and the other from the United States, who joined forces to perform a critical cesarean surgery to save his wife's life. Magiging maayos lang ang lahat, Alexander. Huwag kang masyadong mag-alala at baka mapano ka pa. Kausap sa kanya ng ina ni Paula. Kilala kong anak ko. Malakas ang loob niya. Makakaya nito at ng magiging apo ko. Tumango si Alexander. I'll try to stay calm, Mama. Habang lumilipas ang oras, mas lalo nakakaramdam ng takot si Alexander para sa kalagayan ng kanyang mag-ina. Si Mang naman noon ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Ay halos di pa rin makausap sa labis na gulat. Nung isang araw lamang nagising si Alexander mula sa mahimbing na tulog, ngunit hindi agad siya nagpakita sa kanyang asawa. Mas inuna niyang asikasoy ng mga problema at pagbabantas sa buhay ng kanyang mag-ina. Nang sa gayon ay hindi sila mapahamak. Batid ni Alexander na may masamang balak si Ka-Alex at pamilya nito sa kanyang mag-ina. Dahil isa sa staff ng hospital kung saan nakataktang mga anak si Paula ang nagsumbong sa kanila sa masamang binabalak. Alam nilang naghihintay ang mga ito ngayon sa ospital upang isagawa ang plano, ngunit walang Paula na darating doon, kundi ang mga pulis na darating para hulihin sila. Rodeo, his secretary, had already meticulously explained every detail to Alexander. He elaborated that Paula, with a deliberate choice, was carrying his son in an effort to rescue the company from the clutches of Galis and his family. Alam ni Alexander ang lahat ng ginawa ng kanyang asawa habang natutulog pa siya, tulad ng pagpapatakbo sa kumpanya kahit wala itong ideya kung paano sisimulan. Pag-aalaga sa kanya araw at gabi, pag-give up nito sa trabaho bilang modelo, at pagbubuntis sa kanyang anak.
at ang simula nito ang plano sa pagpapakulong sa ama ni Kalex. Dahil ito ang pumatay sa kanyang amay, tinuloy niya. All the sacrifices Paula, his wife, had made for him deepened his love for her even farther. Habang pabagsak ang eroplanong sinasakyan noon, noon na pagtanto ni Alexander kung anong kanyang nararamdaman para kay Paula. Hindi niya kayang mawala ito sa kanya. He can't imagine life without her because he has already fallen deeply in love with her. As a testament to his feelings, he made a promise that no matter the circumstances, even if meant defying death itself, he would return to her. And when that day comes, Alexander will propose to her and they will get married in a beautiful church ceremony bound by their enduring love and start a family together. This dream, once seemingly impossible, now stands on the verge of becoming a reality as they've overcome the challenges that once kept them apart. Congratulations, Mr. Montero. Your wife and healthy son are safe. Anunsyo ng doktor na nagbigay ng ngiti sa lahat. Having his wife and son by his side, Zarachel considered it the most beautiful gift he had ever received. Matapos ang pakikipaglaban niya sa kamatayan, the judge, a stern figure in a black robe, cleared his throat. Ladies and gentlemen of the jury, he began, have you reached a verdict? Tumango ang babaeng foreperson. We have, Your Honor. Binalot ang katahimikan ng buong silinong, inabot ng foreperson ng isang envelope sa bailiff, who then passed it to the judge. Binuksan ng matandang judge ang envelope. He pulled out the verdict slip and began to read. In the case of the people versus Samuel Montero, the jury finds the defendant guilty of the charge of the first degree murder. The judge continued. The court hereby sentences Samuel Montero to life in prison without the possibility of parole. Niyakap ni Paul at Alexander ang isa't isa sa labis na saya nang sabihin niyo ng judge. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon ay nakuha rin nila ang hustisya. Thank God, saan ni Paula. Pinanood nilang kunin ng mga pulis si Samuel Montero na galit sa mga abogado dahil natalo sila. Thank you so much for fighting my dad's justice, Paula. Saan ni Alexander kay Paula, sabay kinulong nito ang mukha sa mainit na palad. Without you, I don't think justice will be served. No, it's you. You fought for justice for your father's death. I'm sure he's looking down and finding peace in the fact that he has received the justice he deserved. Sagot ni Paula sa asawa. I'm so proud of you, love. Ngumiti si Alexander bago siya niyakap ng mahigpit. Sa wakas, wala nang banta sa kanilang buhay. Nakakulong ng buong pamilya ni Kalex, maging si Kalex ay ikinulong dahil sa pagtatangka sa buhay nila ni Kalex at buhay niya at sa kanilang anak. My baby, my little angel, my little miracle, why are you crying? Malambig na tanong ni Paula sa kanilang limang buwan na anak na umiiyak. Kamukha ni Alexander ang kanilang anak at ang pagiging makulit lamang ang namana kay Paula. Halata na rin ang umbok ng tiyan ng asawa because she's pregnant with her second child. But this time, it joy through surrogate. Hinilihili ni Paula ang kanilang anak hanggang sa tumahan na ito. Napangiti naman si Alexander habang pinagmamasdan ang kanyang mag-iina. Napakaswerte niya sa kanyang asawa at kanilang anak. Pakiramdam ni Alexander ngayon ay wala na siyang mahiling pa. Binigay na lahat sa kanya ng may kapal. Naglakad siya palapit sa asawa na nung lumingon sa kanya ay mabilis niyang sinakop ang mapupulang labi. Nararamdaman ni Alexander ang pangiti ni Paula habang magkadikit ang kanilang labi. Agad na nangilid ang luwas sa maganda nitong mata. Nang maghiwalay ang kanilang labi ay lumuwid siya sa harapan nito at inilabas ang isang red velvet box na may lamang singsing. Humugot ng malalim na hininga si Alexander dahil kinakabahan siya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at natatakot na bakay. Hindi tanggapin ni Paula ang proposal niya. Paula, my love, may langga. I don't believe I've expressed this before, but I love you. I love you so deeply since you entered my life. I've experienced a profound happiness and you've filled my world with vibrant colors. Pagsisimula niya habang umiiyak ang kanyang asawa na napakaganda pa rin. I apologize for needing a life-threatening situation to recognize my feelings for you. I can't bear the thought of living without you.
the idea is unbearable. I yearn to be with you, to cherish you, and to build a future together with our children. So, if you'll have me, will you marry me and make me your true husband? Tumutulang ang luhan na tumutango si Paula habang ang kanilang nabuhat nito ay tila pumapalakpak. Of course, I've been waiting for you to ask me that. I'll marry you in a heartbeat, Alexander. Napangiti si Alexander bago sinuot ang kanilang engagement ring sa daliri nito. Nang masuot, tumayo siya at sinakop ang labi nito. Hinalikan niya rin ang noon ng kanilang panganay na humahagikik. I love you so much, langga. Paula smiled genuinely. Mahal na mahal din kita, Alexander Montero. And Daddy loves you too, our little angels. At dito na nga po nagtatapos ang kwento ni na Paula at Alexander. Hanggang sa muli, ano yung natutunan sa ating kwento? Magkomento sa ibaba. Maraming salamat po. Kung bago ka pa lang sa channel neto, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!